Hi guys! Today, sasagutin ko yung ilang mga katanungan ng ating mga OFWs na nai-stranded dyan sa Oman, United Arab Emirates, kasama na rin yung Saudi Arabia at Qatar. So guys, mga rami nagtatanong, nagpabook sila ng special commercial flight pero na-cancel. So ang sagot ko dyan guys, ang binook nyo ay hindi special commercial flight. Kasi po, kahit gano'n pa kamahal ang yung ticket, kung hindi talaga yan yung special commercial flight or authorized na chartered flight, hindi po yan i-allow na mag-landing sa ating mga airport dito sa Pilipinas. So, ano ang mga katangian ng legit na special commercial flight? Una, mag-a-announce yan sila ng mga gustong sumama. Tatanungin nila yan sa mga Facebook page or mga Filipino groups. Kung mga sinong gustong sumama ay mag-register sa Google Drive form. So, magagawa sila dyan ng parang Google Drive form at doon ka magre-register o magsasubmit tayong application para ikaw ay makasama sa special commercial flight. So, kung hindi po ganyan ang procedure, meron silang authorized person na kukontakin, mga isa o dalawang tao, at nandun mismo yung kanyang buong pangalan at phone number or address ng kanyang opisina or kanyang website ng kanyang travel agency. Kung hindi po ganyan ang iyong procedure na pinagdaanan, probably peke po na commercial flight yan. Peke po na special commercial flight. Kasi guys, ang legit na special commercial flight, nagipag-coordinate yan sa embassy at dito sa gobyerno ng Pilipinas. Kasi kahit gano'ng kamahal ang nirentahan mong eroplano, kung hindi ka nagipag-coordinate dito sa ating bansa at sa embassy, hindi ka papayagan at etos lang yung sinasabi na ang mahal-mahal lang ticket. Actually, mahal po talaga ang ticket ng special commercial flight. Pero bakit naka-cancel ang binili mong ticket? Kasi nga, hindi naman yan legit. So, ang papayagan lang makalanding sa ngayon ay special commercial flight at repatriation flight. At yan po, nag-register sa Google Drive form. And then, pag ikaw ay nakapag-submit na dyan ng iyong application, magre-reply yan sa'yo. Kung ikaw ay mapabilang sa batch na yon, and then yung proseso magtutuloy-tuloy, magsasubmit ka ng iyong mga documents, kagaya ng passport copy, and then panghuli na yung payment at saka ticket. So guys, kung minsan ina-announce din nila dyan, yung mga tao na kasama, ipopost nila yan sa mga malalaking pages at ipopost nila doon yung mga taong kasama, or pwede rin hindi. So guys, ang kukontakin dyan person, isa o dalawang authorized person lang. Kung yung person na kukontakin ay wala dyan sa sinabi nilang mga tao na kukontakin, usually isa o dalawa lang yan, at nakapost doon yung kanyang mobile number. Ang special commercial flight guys, na mga authorized person, hindi yan mag-PM sa'yo na ikaw ay nagtatanong lang, nagko-comment ka, meron ba ditong nag-organize special commercial flight? So, hindi siya magko-comment sa'yo na basta ka na lang niya i-PM. Hindi po ganun ang mga authorized person ng special commercial flight. Hindi ka po niya ipi-PM secretly sa iyong messenger at ipo-push ka na mag-book sa kanyang travel agency. Baka hindi po legit yan. Tapos yung profile pic niya, mukhang peke. Mga cartoons lang nilalagay niya at wala siyang additional information, wala siyang phone number. So, pag ganyan guys, asahan mo lang peke yan. So, ang mahal-mahal ang ticket niya, usually 4,000 plus dirham ang ticket or more. So, kasama ka sa special commercial flight. Kung naka-submit ka ng yung application sa Google Drive form, makakadalawa, tatlo, apat na reply sila dyan bago ikaw mismo ay i-announce na kasama ka na talaga doon sa special commercial flight. Ang pinakahuli dyan ay ticket. So, guys, paano kung walang mag-organize? So, kung walang mag-organize, ibig sabihin, hindi mag-move yung plano mo na makauwi dito sa Pilipinas. Kasi ang una muna niyan, dapat marong mag-organize. So, yan lamang po ang update ko sa ngayon sa sagot sa mga katanungan. Kung meron pa kayong ibang katanungan, pwede kayong mag-comment sa comment section.